Isang umaga, sa gitna ng mainit na tirik ng araw, ay naghahakot ng basura si Arya Ito, ang anak ni Batling Kulas. Ano ginagawa niyo sa anak ko? Oh no! Oy! Bumalik kayo dito! Nang makauwi ang mag-ama, ay pinagmamasdan ni Kulas si Arya habang hila-hila ang sako ng basura. Biglang naalala ng ama ang nakaraan. Pagkatapos ng selebrasyon ng pagkapanalo ni Kulas sa boxing, ay iniuwi din niya ang balitang napatay niyang kalaban na si Moro. Ngunit mas napagtuunan na niya ng pansin ang panganganak ng asawa, kaya't naiwaglik niya ito sa kanyang isip. Napakasaya mo sa iyong pagdating anak, Benito. Benito ang papangalan ko sa aking anak. Susunod ko sa tunay na pangalan ni Moro bilang pagbulita ko sa aking maningning tagumpay. Bakit ganito ko? Anong nangyari sa akin? Nahihirapan ako. Ngunit ang mag-asawa ay tila pinaglalaruan ng tadhana, sapagkat ang kanilang anak ay tila yata may sakit. Hindi ko akalain magkakaroon ng maluhang sakit si Benito. Napakalupit ng tadhana sa ating anak. Makabata pa niya. Kailangan natin gumawa ng paraan, Kulas. Hindi ang makapayag na lumaking ganito si Benito. Hindi nararapat sa kanya mangyari ito sa murang edad. Ano ba yung luno? Ang luno ay isang sakit na kung saan mas mahina ang pangangatawan ng isang bata kumpara sa normal na pangangatawan ng isang ordinaryo o normal na tao. Pagkatapos malaman sa eksperto kung ano nga bang tunay na dahilan na dinaramdam ng kanilang anak, ang mag-asawa ay piniling magtungo sa simbahan upang humingi ng tulong sa Poong May Kapal.
Panginoon, alam ko pong marami po akong pagkukulang sa inyo. Marami po akong mga nagagawang kasalanan. Ngunit sana po sa pagkakataong ito ay pagbigyan niyo po ang aking hiling na paggalingin po ang aking anak na si Arya. Naway iligtas niyo po siya sa kanyang sakit at gabayan niyo po siya araw-araw. Nakausap din ng mag-asawa ang isang matanda sa simbahan kung saan dito na pagtanto ni Nicolas na hindi kaaya-aya ang hanap buhay na pagboboxing sapagkat siya ay nakakasakit ng kanyang kapwa. Dito din niya napagtanto na ang pagkapatay kay Moro ay isang krimen at naisip na siya ay nakarma sa pangyayaring ito kaya't... Alam ko na marami akong pagkukulang bilang asawa. Pero sana ay huwag mong papabayaan ang nag-iisang anak ko. Pagalingin mo siya, Panginoon. Maging buo pa rin sana ang aming pamilya. Ngunit sa kabila ng sakit ng anak, ay napalaki pa rin ng mag-asawa ang bata ng maayos. Dahil sa pagkaalala sa nakaraan at ang naging kahinatnan na ngayon ng buhay ni Nicolas, ay uminom siya at... Sawa na ako sa buhay kong ito! Hirap na ako! Tapos nagkaroon pa akong anak na may sakit! Walang kwenta! Nawawasan na ang pag-iyak ko. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ay uminom ulit si Nicolas, ngunit tila bumalik din ito sa kanyang katinuan. Salamat. Kumain ka na ba? Sabay na tayo.
Ngunit dahil sa kalasingan, ay may isang pangyayaring hindi sinasadya ni Kulas na magawa. Tawarin mo ako.